Kumusta tayo dyan? Sana okay lang kayo, dito naman tayo magbigay ng reaction kay Ian Akda Channel na sa Israel daw may lumitaw na Messiah. Para sa akin ay iisa lang ang Messiah, yun ay si Jesu Cristo na pinatay nila. Pero malapit nang bumalik para tabyusin niya ang mga nasa kanyang katawan. Paghuhukom naman sa mga hindi naniwala sa kanya, dinaniwala na siya ang daan patungo sa Ama natin na nasa langit. Panoorin na natin si Ian Akda, pero bago ang lahat mag-subscribe na sa amin, Therlets. Video natin, tinalakay natin doon na may ilang mga rabbi ang nagki-claim na nakausap raw nila o na-encounter nila yung Messiah na matagal na nilang hinihintay. So maraming mga nag-e-expect na mga Hudyo, lalo na ngayong mga rabbi, na pwede na magpakilala yung Messias nila. So pwede ngayong taon o sa mga susunod na taon. Basta ang sinasabi nila na sa panahon natin ngayon o sa generation natin ngayon, pwedeng-pwede na magpakilala yung Messiah nila. Ngayon mga kapatid, may mga kumakalat ng mga video sa internet ang nagpapakita doon na sinasabi na yung Messias nagpakilala na sa panahon natin ngayon. Kasi mga kapatid, merong isang batang rabbi ngayon na sikat na sikat doon sa Jerusalem. Talagang nire-respeto siya ng maraming Hudyo at ng maraming rabbi. So tinitingala siya ng maraming tao ngayon doon sa bansang Israel. Siya yung tinatawag na Dayanuka, Rav Shlomo Yehuda. Pag sinabing Yanuka sa mga Hudyo, ito yung isang tao na lumalabas once every generation or every 70 to 100 years. So ang Yanuka para sa mga Hudyo, ito ay napakadalang lang lumabas every generation. Kapag sinabing Yanuka, talagang kabisado niya ang Torah o ang kasulatan. Alam na alam niya yung Torah na di kayang arukin ng ibang mga rabbi o Hudyo. As in talagang master na master niya itong Torah na ito. Ano man tanungin mo sa kanya patungkol sa Torah, masasagot niya. Kaya talaga maraming tao ang namamangha sa kanya dahil sa kagalingan niya pagdating sa Torah. Kung titingnan nga natin, talagang pinagkakaguluhan siya ng maraming mga Hudyo dahil sa angking galing niya pagdating sa kasulatan. Makikita natin na kahit bata pa siyang rabbi, talagang tinitingala na siya ng mga mas matataas at talagang mga magagaling na mga rabbi. Pagpapakita lamang yan na talagang nare-respeto siya sa kabila na siya ay bata pa. Makikita natin yung pagkakataon nga na hinahalikan pa nila yung kamay nitong Yanuka na ito. Talagang pinapakinggan nila yung bawat turo nito. Kamakailan lamang merong isang top rabbi na mula sa New York ang bumisita sa Israel para lamang pumunta sa Yanuka na ito. Ayon sa ilang mga source, pumunta ang rabbi na ito para i-bless ang Yanuka. So ganoon na lang yung talaga yung paghanga ng mga tao dito sa Yanuka na ito. Talagang nire-respeto siya at talagang ginagalang. Kahit saan siya magpunta, pinagkakaguluhan siya. At lahat ng mga turo niya, talagang marami mga tao at mga Hudyo ang pumupunta para makinig sa kanya. Dahil nga sa angking galing niya. So hindi pa raw nangyayari sa kasaysayan ng Jewish community na merong ini-endorse na ganitong kabatang rabbi. Ang mga top and mga leading rabbi sa Israel. So sa panahon lang daw natin ngayon na may lumabas na ganitong klaseng Yanuka, na ganitong kabata at ganitong kagaling pagdating sa Torah. So ngayon, talagang makikita natin na parang superstar siya pagdating doon sa Jerusalem. Talagang sinusundan siya ng maraming tao saan man siya magpunta, talagang pinagkakaguluhan siya. So sobrang sikat na sikat talaga itong Yanuka na ito sa mga Hudyo ngayon. Ngayon yung batang rabbi na ito, yung Yanuka, sinasabi rin na meron siyang mga himala na nagagawa. May ilang mga testimonya nagsasabi na sa pamamagitan daw ng Yanuka na ito, may mga gumaling sa mga karamdaman nila. At may mga iba't iba pa siyang mga himala na nagawa sa iba't ibang mga tao. So ano nga ba yung masasabi natin dito sa Yanuka? Ano yung masasabi natin sa batang rabbi na ito? Ngayon mga kapatid, syempre ang alam natin, hindi naman talaga siya ang Messiah. Unang-una sa lahat, ang alam natin ang Messiah, walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Siya yung tunay na Messiah. Sabi ko nga sa inyo, yung mga Hudyo, hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya talagang meron silang ine-expect na Messiah. Ngayon mga kapatid, hindi natin sila masisisi kung may mga ilang Hudyo ang maniniwala na siya yung Messias. Kasi nga sarado yung mga puso't isipan nila sa ating Panginoong Jesucristo. Malinaw mga kapatid, itong Yanuka, hindi siya yung Messiah. Kung kikilalanin man yan ng mga Hudyo na Messiah, hindi pa rin siya yung tunay na Messiah. Malinaw po yan mga kapatid. So mga kapatid, itong Yanuka na sinasabi nga nila na talagang sikat na sikat doon sa Israel, na talagang nire-respeto ng maraming rabbi, hindi natin masasabi na talagang siya yung Antikristo. Kasi mga kapatid, sige sabihin na natin sikat na sikat siya. Maraming mga tao talagang hinahanap siya, pinapakinggan siya, at talagang nire-respeto siya. Pero hindi porkit sikat ka o nire-respeto ka, ikaw na yung Antikristo. Tanda natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami mga potensyal na mga tao na pwedeng maging Antikristo. May mga political leaders dyan na may impluensya, makapangyarihan. At talaga merong kayang gawin sa ating mundo. So yung lumabas na Yanuka dyan sa Israel, hindi natin siya pwedeng consider na Antichrist. Lalo't hindi pa tayo talaga nakakasigurado kung sino ba talaga yung tao na ito.
Sa totoo lang mga kapatid, misteryoso pa talaga kung sino itong tao na ito. Marami pa tayong hindi alam patungkol sa kanya. So itong Yanuka na ito mga kapatid, hindi naman talaga sinasabi ng mga Hudyo na siya na yung Mesaya. Unang kahit ng mga rabay, wala naman nagsasabi nun eh. May ilang lang mga nagsasabi na may ilang Hudyo ang nag-claim na itong Yanuka, siya yung Mesaya nila. Pero hindi lahat ng Hudyo at hindi lahat ng rabay. Iilan lamang po sila. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na talagang siya yung Antikristo o kaya man yung Mesaya. Meron pa rin hinihintay yung mga Hudyo at mga rabay na darating na tagapagligtas nila. So hindi yung Yanuka na yun. Talagang nire-respeto lang nila itong tao na ito at talagang tinitingala nila kasi nga mahusay siya, magaling siya pagdating sa Torah. Yun lamang po yun mga kapatid. Ngayon mga kapatid, yung magiging conclusion lang natin pagdating dito sa lumabas na Yanuka na ito na sinasabi nga ng ilang mga Hudyo na siya yung Mesaya, yan nawa yung magsabi sa atin na talagang malapit nang lumabas yung Antikristo. Yan yung tanda na malapit na magsimula yung tribulation. At higit sa lahat, malapit nang lumabas yung tunay na Mesaya. Malapit nang bumalik yung tunay na Mesaya. At yan ay walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Kung may mga lumalabas na mga ganyang tao, nagpapakita ng mga himala, may mga nagagawang mga kakaibang bagay, talagang sinusunod ng mga maraming tao, normal lamang po yan sa panahon natin ngayon. Kasi nga nasa mga huling araw na tayo. At higit sa lahat, lalabas na yung Antikristo. At kapag lumabas yung Antikristo, ganyan din yung gagawin niya. Manlilin lang siya ng mga tao sa pamamagitan ng iba't ibang mga klaseng himala. O kaya man yung mga magagandang salita na sinasabi niya. Kasi nga nasa kapangyarihan siya ni Satanas. At lililangin niya yung maraming tao kapag siya ay nagpakilala na. Sabi nga sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, paglitaw ng Suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Basta mga kapatid, tandaan natin, mapalad tayo kasi alam natin yung mga propesiya na ganito. Alam natin na may mga lalabas na mga false prophet at higit sa lahat, lalabas yung Antikristo. At dahil alam natin yan, magiging handa tayo. At mawawarning natin yung iba't ibang mga tao na may mga lalabas talaga ng mga false prophet at false messiah. At higit sa lahat, syempre, yung Antikristo. Sa totoo lang mga kapatid, nakaka-excite yung mga ganitong kaganapan. Ngayon nga, lumalabas yung mga balita patungkol sa Third Temple, sa pagbabalik ng mga paghahandog. At yun nga, may mga nagsasabi, nakiklaim, namit nila yung messiah. O kaya man, lumabas na rin yung messiah. Mga kapatid, yung nagpapatunay na talagang malapit nang dumating yung ating Panginoong Jesucristo. Yung nagpapatunay na malapit niya na tayong kunin, sunduin dito sa mundo na ito. Kasi nangyayari na yung mga propesiya na sinasabi ng Biblia. Kaya ko kayo ina-update sa mga ganitong balita sa Israel at sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon para bigyan kayo ng pag-asa, para ma-excite kayo na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Jesucristo. Yung mga balita na yan, yung mga article na nababasa natin patungkol sa Jerusalem, sa Israel at sa buong mundo, mga kapatid, nakikita natin natutupad na yung sinasabi ng Biblia. Marami ng mga natutupad at kunting-kunting panahon lang talaga malapit nang bumalik yung ating Panginoong Jesucristo. So talagang nakaka-excite yung mga pwedeng mangyari. Nakaka-excite yung mga susunod na mga balita na pwedeng lumabas na magsasabi na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Jesucristo, na malapit nang mag-rapture. Kaya mga kapatid, patuloy ko kayong i-update sa mga susunod na mga mangyayari sa ating mundo, lalo na nga doon sa Israel. Kasi mga kapatid, marami mga magaganap sa bansang Israel bago dumating yung ating Panginoong Jesucristo.